Gabby, let's go party. Hey guys, welcome back to my channel. As you can see, I am my usual self, and I will be transforming myself today to Barbie's boyfriend, aka Ken. So, kung gusto nyo rin na makita kung paano ko itatransform ang aking sarili sa isa Ken doll, well then keep on watching. So, after you wash, put toner, and moisturize your face, we are going to move on in applying primer. So, yung primer na gagamitin ko is the City Color Mattifying Primer. Now, the reason why I'm going to use this is because it's a silicone-based primer. At yung mga silicone-based primer, guys, tinatanggal nila yung appearance ng pores. After applying the primer, we are going to move on to applying our foundation. So I'm just going to use this L'Oreal Pro Matte Infallible. So guys, sa video na to, magdadalawang layer ako ng foundation. We want to make our face as flawless as possible. So si Ken, guys, wala siyang veins, pimples, acne marks, freckles. In short, hindi siya tao. So I'm just going to blend the first layer of my foundation using a damp beauty blender. When using a beauty blender, dab-dab lang. Pwede nyo ring iswipe basta idadab nyo pa rin siya. So ang tawag doon is swab. You are swiping it but dabbing it. As you can see, yung shade nitong first layer of my foundation is medyo pink. That's because I want it to color correct in my face. Pero yung mga dark acne marks ko is na-counteract. And also my dark circles. So guys, of course, we are not going to forget our neck. Gusto natin yung Ken na original. Ayaw natin yung Ken na nilipat sa ibang katawan. So after nyo ma-blend yung first layer of foundation sa inyong face at after nyo mag-set, we are going to move on sa second layer. For the second layer, I will be using the Revlon Color Stay in the shade Sand Beige. Medyo kakapalan ko ang aking foundation kasi nga hindi tao ang ating ginagaya. Gusto natin ma-achieve yung manika skin. Hindi artista skin, guys, ha? Manika skin. Just a quick tip, kung gusto nyo ng airbrushed finish, yung flawless talaga, use a stippling brush. So yung stippling brush, ganito yung itsura niya, guys. Yung parang ganyan. At make sure na yung stippling brush nyo is hindi yung super dense or siksikan. Dapat merong mga spaces. Kasi pag may mga spaces, guys, mas nasa-spread yung foundation. So first, of course, you are going to spread it and then dab it. Lalagyan ko na ng foundation ng aking kilay. Okay lang yan kasi we are going to do something sa kilay later. So after you blend it all, makikita nyo sobrang perfect ng finish niya. Tingnan nyo, guys. Oh. Looking more and more like a Ken doll already. Kung feeling nyo meron pang spots na hindi na-conceal, like kung meron kayong pimple, lagyan nyo ng concealer, I would suggest Maybelline Fit Me Concealer. Pero ako kasi parang na-cover na. So I'm going to move on to highlighting. Ito yung gagamitin kong pang-highlight. Siya yung Sansan HD Foundation na super duper puti niya. So I got this more or less 200 pesos. Mura lang yung products ng Sansan. Ayan guys, so sobrang puti siya. Highlight na pak talaga. Try nyo to, guys. For blending, I'm just going to use my beauty blender that I used earlier. Dab-dab nyo lang, guys, para hindi masira yung foundation texture na ginawa nyo kanina. Ganda nung Sansan, guys, ha? Na-highlight talaga niya. Sobrang nakaka-proud ng ating local makeup industry kasi mura na sila, tapos sobrang level up pa yung performance ng mga makeup. Like Ever Bilena, Sansan, nakakatuwa. Hindi pala ako naglagay, guys, nung Sansan foundation sa bridge ng aking nose kasi yung nose ko, pag marami ng products, napapansin ko, ang bilis niya mag-cake. Tatakpan ko ang aking kilay. Tatakpan ko rin ang aking lips. So yung shade pala ng Sansan HD foundation ko, guys, is Pearl. So kung natakpan nyo na yung kilay at labi nyo at ganito na yung itsura nyo,
congrats, tapos na tayo. Joke lang. Pagkatapos noon, tayo ay magbe-bake at gagamitin ko tong Nichido final powder ko. Ang ibe-bake ko lang naman, guys, is itong aking under eye. Kasi doon yung highlight ni Ken. Tsaka gusto natin matte na matte talaga tong area na to. Now going to move on to contouring. Magka-contour tayo as we wait na maluto itong ating under eye. Magka-contour natin, guys. It'll start here. Hanggang dito. Ganon yung facial structure ni Ken. Actually, yung facial structure niya hindi masyadong masculine. Kaya hindi tayo mahihirapan. Kasi parang ganon din ang aking face. Kasi spread in a circular motion. Lalagyan natin itong jawbone. Kasi medyo kulang ako dyan. Hello, cheekbones! For the nose line, I'm going to be using a shade na neutral brown lang. Connect nyo lang yung eyebrows nyo hanggang dito sa may tip ng nose. Pero si Ken kasi yung nose niya is medyo patusok. Ako kasi pabilog. Kaya lalagyan ko ng shadow dito sa tip para magmukhang patusok. Blend the harsh line using this brush. Magbe-bake tayo, guys, dito para mas malinis yung contour natin. Or magkikilay na tayo. So since yung kilay natin is nilagyan natin ng foundation from earlier, maglagay tayo ng pressed powder para maset siya. Yung eyebrows ni Ken, hindi siya feathery, hindi siya mukhang natural. Mukha talaga siyang peke kasi para siyang drawing na ganun lang. Gagamitin ko ay itong LA Girl Endless Long Lasting Eyeliner. In the shade of brown, it's going to outline our brows muna. So si Ken, meron siyang pa-arch na kaunti. At like I said, buong-buo ang kilay niya. So, bubuoin natin siya. Just use a spoolie, guys, to fully blend everything. Gagamit ako ng eyebrow mascara, again, from Sansan. This is in the shade of light brown, para maging brown din yung mga hibla ng buhok sa kilay. I'm just gonna do the same sa other brow. Tayo ay magda-dust off na ng mga binake natin na areas. Dito sa under eyes at saka sa jawbone. So we are done sa ating kilay, sa ating face, contour, nose line. Tayo ay mag-move on sa eyes. Yes, merong eye makeup si Ken. Malalim yung kanyang eyelid or itong fold dito sa kanyang eyes. Lalagyan ko ng brown eyeliner pencil para mas mukhang malalim ang aking eyelid, kagaya ng kay Ken. Fluffy brush to soften the line that I just made using the eyeliner pencil. So once we are done with our lid, we're going to move on to curling our eyelashes. We are going to put on this. This is an eye color pencil from Everbilena. Lagay natin siya sa waterline sa ibaba para mas mukhang malaki ang ating mga mata. Tatlong maliliit na pilik mata dito sa kanyang lower lashes. Idodrawing lang natin kasi nakadrawing lang naman yung kanyang pilik mata. And we are done with the eyes. Let's move on to our lips. Now, believe it or not, yung lips ni Ken, medyo pink. Guro, hiniram niya yung lipstick ni Barbie. I'm just gonna use this one. This is from the Supreme Lipstick line ng Everbilena. Mink Mauve Matte. Now, medyo dark to if gagamitin nyo sa inyong natural lips.
Kaya nilagyan ko muna ng powder or ng foundation yung lips ko. So we are done with the lips. Done with the look, basically. Maglalagay lang ako ng contact lenses. Trust me guys, mag-iiba yung itsura nito. So there you have it guys, ganun lang kadali maging isang manika. This is my final candle look. Sabi ko sa inyo eh, maiiba ng contact lenses yung buong look. Nakakapanibago guys. Parang ang saya lumabas ng ganito, tapos tingnan ko yung mga reaction ng tao. Okay, I hope you enjoyed this video. So pinaplano ko na maging series to, where I transform myself to different people. Buhay, patay, kahit anong tao yan, babae, lalaki, bata, matanda, kahit nga hindi tao eh, katulad ni Ken. So kung meron kayong suggestion kung sino ang gusto nyong gayahin ko next, then comment down below. Also, like this video kung nagustuhan nyo. At subscribe to me din kung gusto nyo pang makakita ng mga videos katulad nito. Mwah! Come on, Barbie, let's go party. The sky is all violet. And if I'm taking shotgun, let me ride it with you.